Praise God! Magandang araw po sa lahat ng mga masugid naming sumusubaybay ng ating FB live streaming. Ito po ang Expect a Miracle Today, ang inyong host, Bishop Ted Malangin, ang senior pastor ng Jesus Christ the Deliverer Full Gospel Church na ngayon po'y matatagpuan sa Giginto, Bulacan. Purihin po ang Panginoon, sabi ng Bible, He sent His word and He healed them and deliver them from all destruction. Pinadala niya ang kanyang salita, sila'y pinagaling at niligtas sa lahat ng kapahamakan. Awit 107 verse 20. Purihin po ang Panginoon sa lahat po ng mga nakikinig at sumusubaybay ngayong araw na ito. Kayo po ay pagpalain po ng Panginoon. Ano? At tutok lang po tayo ngayong pong mula alas 5:30 hanggang alas 6:30. Isang oras lang po ito. At ang ating pinag-uusapan tuwing araw ng Miyerkules ay patungkol sa huling panahon, kasama dyan yung pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. At ngayong araw na ito, ang ating tutunghayan po ay the words of the Holy Spirit in the last days. At bago po ang lahat ay sa lahat po ng mga listeners, mga televiewers, nakikinig ngayon at nanonood, ay binabati muna natin sila, si ang ating pong una pong nagpahayag ng pagbati. Binabati namin si si Reverend Ricky Valerio kasama ang kanyang may bahay, Sister Mylene, dyan po sa mga taga Dubai. Praise God, ano? At binabati rin natin si Pastor Don, nagkaroon po ng School of Deliverance kagabi. Ito po ay tinatawag na ating pong pag-aaralan, ang School of Deliverance Batch 147. At 17 po ang dumalo at 80 repressor, magkaroon ng repressor course. Praise God. So asamala, like ano ba yan sabi? Asamala, Asalam malaikum sa inyo pong mga taga Middle East. Pagbalain kayo dyan sa Qatar, sa Dammam, sa Sharjah, at sa Abu Dhabi, sa Al Ain at sa Ras Al Khaimah. Praise be the name of the Lord at purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Ngayon pong umaga ay ngayon pong alam ko umaga ho dyan, dito'y tanghali, iba-iba ho ang ating oras, pagpalain tayo ng Panginoon. Ngayon pong hapon tayo po ay darako sa ating pananalangin bago tayo magpasimula. Tayo po'y manalangin sandali. Panginoon Diyos, pagpalain mo po ang aming pong live streaming ngayong hapon. Pagbalain mo lahat ang sumusubaybay na, o tumututok ngayong araw na ito, alas 5:30 hanggang alas 6:30. Alam po namin, faith cometh by hearing and hearing by the word of the Lord. At ang iyong salita ay nagbibigay buhay at ito ay buhay, hallelujah, sa mga taong handa at makikinig sa iyong salita. And your word will not return void, Isaiah 55 verse 11. Jeremiah 1:12, you will hasten your word to perform it. So Lord, today perform your signs, wonders, and miracles after the preaching of your word. Balutan mo ng dugo ni Jesus ang air. Hallelujah! Sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Hallelujah! At sa buong mundo na nakikinig ngayong sa araw na ito. Bagamat kami po ay nasa quarantine pa, subalit salamat po Panginoon na ipapahayag ang Ebanghelyo, ang pagmamahal ni Jesu Kristo sa iba't ibang lahi ng tao. Thank you, Lord, that there is power in your name, that there is only one name given under heaven whereby man can be saved, but the name of Jesus Christ, the Son of the living God. And He said in His word, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except by me. Sinabi mo yan, Panginoong Jesu Kristo. Lord, cover us tightly by the blood of Jesus today. Hallelujah. Ang mga may sakit ay pagagalingin mo. Hallelujah. Ang mga may problema at suliranin, bibigyan mo ng solusyon. Lahat na may problema sa pinansyal, hallelujah, Ikaw ang aming great provider. Oh Lord God, thank you. Do a miracle today because we expect a miracle today. In Jesus' mighty name, this we pray. Amen and amen. Praise God. We declare first Jesus Christ our Savior, Jesus Christ our Lord, hallelujah, Jesus Christ our Healer, Jesus Christ our Deliverer, and Jesus Christ is our great provider, and lastly, Jesus Christ is the soon coming King. Siya po ay babalik na muli upang tayo ikunin sa daigdig na ito. Hallelujah.
Ngayon pong hapon ay noong pong mga nakaraang Miyerkules ay lagi natin tinatalakay ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, no? At alam ko po, ready na kayo sa dumating man si Jesus ngayong araw na ito, bukas sa makalawa. Wala po nakakaalaw, ang Diyos Ama lamang ay sigurado tayo na mamimit natin si Jesus doon po sa cloud, sa meeting in the air. At sa ating pagpapatuloy ng ating pong tinatalakay sa huling panahon, ang aking i-share ngayong hapon ay the words of the Holy Spirit in the last days. Dahil ngayon po ay last days, ang banal na Espiritu ay patuloy na kumikilos sa ating lahat. Ano? At gusto ng Panginoon, lahat tayo bilang mga lingkod ng Panginoon, mga anak ng Diyos, ay magamit niya in these last days. At ayaw ng Panginoon tayo tutulog-tulog at tayo ay walang ginagawa. Ang Diyos po ay mayroong plano kung bakit nangyari ito sa buong daigdig. Ano man, ito man ay plano ng kaaway o gawa ng tao. Pero alam niyo ba, God is a God of purpose. So I want to read in the book of Acts chapter 2, verse 17. If you have a Bible, turn with me to the book of Acts chapter 2, verse 17. And it shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your young men shall see visions. Your old men shall dream dreams. And on my men servants and on my maid servants, I will pour out my spirit in those days. And they shall prophesy. I will show wonders in heaven above and signs in the earth beneath. Blood and fire and vapor of smoke, the sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the coming of the great and awesome day of the Lord. And it shall come to pass that whoever calls on the name of the Lord shall be delivered. May God bless upon the reading of His word. At ito'y matatapuhan natin sa Acts chapter 2. Verse natin binasa, verse 17 to 21. Ang ating tatalakayin ngayong hapon, the words of the Holy Spirit in the last days ay walang iba kundi the outpouring of the Spirit of the Lord. Praise God. Ngayon pong habang kayo po ay nakikinig, ay kung kayo po ay mayroong mga prayer requests, ay isulat nyo lang po dun sa inyong comment, ano? Diyan po makikita niyo yan sa FB live streaming sa inyo pong screen. At kung kayo mayroong personal na prayer request ay ang ating telephone number, at kung gusto niyo personal prayer, ipagpe-pray ko kayo mamaya sa after this live streaming, ano? At huwag ko kayo mahiya sabagkat iyan po ang tungkulin ng mga lingkod ng Panginoon. Mangaral ang Ebanghelyo, preach the gospel, heal the sick, and cast out demons. Every Friday po ay ang ating tinatalakay about healing and deliverance, signs and wonders. Kaya pagkatapos po ng Miyerkules, sa Biyernes po, kung kayo mayroon pong pagkakataon, you must listen to the Word of God about healing, deliverance, signs and wonders. Praise be the name of the Lord. Ngayon pong hapon, dito sa Acts chapter 2, verse 17, ang sabi ng Bible, it shall come to pass in the last days. This is last days. Lagi sinasabi ng Bible, ito po ay kinote ni Pedro sa book of Joel chapter 2. At ang sabi niya dito, it shall come to pass sa panahon iyon, sa huling panahon, sabi ng Panginoon, that I will pour out my spirit on all flesh. Ibubuhos niya ang Espiritu Santo sa lahat ng sangkatauhan. Ibig sabihin, in this generation, in these last days, meron tinatawag na pagbuhos ng Espiritu Santo sa lahat ng tao. Kaya po kina-counterpart to ng demonyo
ang gawa ng Espiritu Santo pero wala siyang humagagawa, kita nyo ay sa isang iglap mata ay nakaranas sa mga tao ng pandemic ng COVID-19, ano? At nasupil, na-stop lahat ang lahat ng mga transaksyon, negosyo, eskwelahan, pati ho simbahan. Pero alam nyo ba, ang mga anak ng Diyos, hindi ho napipigil, ano? At kanina nga, binasa ko yung 2 Timothy, kahit sa San Pablo, sinabi niya, even the word of God will not bound, will not, hindi pwedeng lagyan ng tanikala o ikulong ang salita ng Panginoon. We can preach the word of God season or out of season. At marami pong paraan ng Panginoon. Nandiyan po ang pinapagamit ng Diyos, niloob ng Diyos na gamitin natin ang itong tinatawag na Facebook account, FB live streaming, meron Zoom, meron tinatawag na Team Link, iba't ibang klase para makarating ang salita ng Diyos sa lahat ng mga taong gustong makinig ng kanyang salita. Kaya ito po ang sabi ng Diyos dito, sabi ng Biblia, that I will pour out my spirit on all flesh. Lahat ng tao, no? Una, sa isang kategorya, kanino ipo-pour out? Kanino ibubuhos ng Espiritu Santo ang kanyang pagpapala, ang kanyang biyaya, ang kanyang awa, at lahat ng mga gawa at plano ng Espiritu Santo? Una po, your sons and your daughters shall prophesy. Ang ating mga anak na lalaki, anak na babae, ay sila po ay magpapahayag ng salita ng Panginoon. Kaya makikita nyo po, sa iba't ibang panig ng daigdig, ay lahat halos ay naipangaral ang ebanghelyo ng Panginoon. Mga kabataan, ano, at ang sabi ng Biblia, ang ating mga anak na lalaki, anak na babae, kita mo, bata pa lang, nagmememorya ng verse, nangangaral sa kanyang kaklasmate. Meron ako kilalang mga taong ganyan, mga anak nila ay talaga namang active na active sa gawain ng Panginoon. Ano? Bakit? Iyan po ay gawa ng Espiritu Santo kasi huling panahon na. Bakit? Sapagat upang matupad ang sinabi ng Matthew 24 verse 14, isa sa senyales na ang pagbabalik ng Panginoon at malapit na siyang bumalik, ay ito ho, ang Matthew 24:14. Ito po isang palatandaan. I want to read it. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. At matatapos na ang pangaral ng ebanghelyo. At kapag ito ay naipahayag na sa buong mundo, siguradong sigurado si Jesus Christ ay darating na muli. Nung nakaraang 2 weeks, 3 weeks ago, 1 month ago, ay marami pong nagsishare tungkol sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. Ako rin nagsishare ng ganyan. Ang pinaka gustong gusto ng Panginoon, lahat tayo dapat ay nangangaral ng ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Gusto ko nga, kayo po mga nanonood, gusto ko lahat ng mga babae, lalaki, matanda, bata, kayo po ay may Facebook naman, meron kayong internet, manong kayo'y mag-preach ng gospel sa buong bawat oras natin, gugulin natin, halimbawa 15 minutes, 30 minutes, para pagbukas ng tao sa Facebook, lahat ng tao, ng mga anak ng Diyos nangangaral ng ebanghelyo ng Panginoon. Wala pong inggitan, kay may nakikinig o wala. Ang sabi ng Bible, preach the gospel. Hallelujah to all nations of the earth. Ipangaral natin ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. At yan ang gustong gusto ng Panginoon. Kaya ulitin ko ulit, your sons and your daughters shall prophesy. So yung mga mahal natin sa buhay, na halimbawa kayo na born again mga magulang, pati mga anak nyo nakikita na gumikilos at gumagalaw ang Espiritu Santo. Naalala ko yung isang ina na dumadalo dito sa Jesus Christ the Deliverer. Ang tigas ng ulo, pasaway na bata. At lagi siyang nagkakasakit. Pero yung nanay nagpa-fasting,
nananalangin, dinudulog ang kanyang anak. Isang araw po ay dinalaw ng Panginoon yung kanyang anak. Alam niyo ba, nagsisi ng kasalanan, iyak ng iyak, dinalaw siya ng Diyos, ng Panginoong Hesukristo sa isang panaginip. Praise be the name of the Lord. Ano ay ibig sabihin niyan? Sa huling panahon, mayroong tinatawag na outpouring of the Holy Spirit of the Living God. So pangalawa, sino pang klase ng tao dito? Your young men shall see vision. Pangalawa, ang mga kabataan ay makakakita ng mga pangitain, ano, visions. Makakakita ng mga pangitain. Ang mga kabataan ito sa huling panahon, whether we like it or not, mayroon tinatawag na divine intervention ang banal na espiritu sa lahi ng tao. Kaya po mga magulang, mga kapatid, ano, huwag kayo magsasawang manalangin para sa inyong mga anak na kabataan. Minsan meron mga kabataan na pasaway, ayaw sumunod sa magulang, gusto pa ay barkada. Kita nyo, wala na ngayong barkadahan ngayon. Bawal ho ang sama-sama together. Ano? Ang gusto ng Diyos ay doon muna tayo sa bahay upang tayo ay makapagmuni-muni at masalamin natin ang ating mga sari-sarili. Kaya sabi ng Diyos dito sa pangalawa, the young men shall see vision. Kaya ang prayer ko sa lahat ng mga kabataan na nakikinig ngayon, kung gusto niyo makilala si Jesucristo bilang Panginoon at Tagapagligtas, magbasa ho kayo ng Biblia. Tayo ay manalangin sa Panginoon. At kung hindi mo pa sinusuko ang buhay mo bilang isang kabataan ka, ikaw ay nabihag ka ng kasalanan ng mundo, ikaw ay kuminsan nasa kwarto ka, at nililihim mo sa magulang mo na nanonood ka ng mga malalaswang panoorin sa loob na iyong kwarto sa magitan ng mga internet, magsisika ng iyong kasalanan. Meron pang pagkakataon, at ang Diyos, kapag ikaw ay dumulog, siya ay mabait, at kapag humingi ka ng tawad, sasabihin mo, Lord, patawarin mo po ako. Ako isang suwail sa magulang. Hindi ako nagbabasa ng Bible. Ayoko ng Biblia. Biblia, patawarin mo ako, Panginoon. I surrender my life to you, my Lord. At alam niyo ba, mga kabataan, nanunod ngayon, ikaw ay hihipuin ng Panginoon. Makikita mo isang araw, lumuluha ka, nanunumbalik ka sa Panginoon, mamahalin mo ang mga magulang mo, mga kapatid mo, at magiging masunurin ka. Bakit? Hallelujah. Sapagkat sa huling panahon, ibubuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu Santo. So, sa pangatlong classification ng tao na ibubuhos ng Espiritu Santo ang kanyang kapangyarihan, your old men shall dream dreams. Sino dito sa ating kalagitnaan, kayo mga nanonood ngayon sa inyong tahanan, sino dito laging nananaginip? Kanina pong tanghali, naidli po ako. Ako ho'y nananaginip. At ginigising ako ng aking asawa. Sabi ng asawa ko, meron ka bang kalaban? Doon sa aking panaginip ay meron akong kinakasot na demonyo doon sa isang babae na nagwawala. Katanghalian tapat, ako po ay nananaginip. Tanungin mo yung katabi mo, sabi mo, nananaginip ka ba? Pag nagtaas ng kamay, nagsabi ng oo, ang simbolo ho niyan, siya po ay old men and old women. Yan po pala ay simbolo ng may edad na tayo at matatanda. Ano? Hindi lang matatanda, hindi maganda pakinggan. May edad. Kapag ang katabi mo, ikaw mismo na madalas managinip, konting idlip lang, mamaya ay nananaginip ka na, yan po ay simbolo ng spiritually matured. O, nakabawi ka, tayo, ano, hindi matandang flesh, kundi spiritually matured. Kaya shall dream dreams. Doon sa panaginip, ano mensahe ng Panginoon? Maraming mensahe ang Panginoon sa iyong panaginip. Ang Holy Spirit ay meron siyang divine intervention. Siya ay nag-i-intervene sa iyong panaginip. Kuminsan, sa iyong panaginip, doon ang Diyos nagsasalita para ang tao ay makapanumbalik sa Diyos na may gawa ng langit at lupa. Kung hindi mo marinig ang tinig ng Diyos sa kanyang salita, literal, nagbabasa ka ng Bible, hindi mo marinig ang kanyang tinig, ang Diyos ay nagsasalita sa magitan ng mga panaginip. At sa panaginip na iyon, ang Diyos po ay naluluwalhati, kaya dapat susundin mo siya. Ano? Hindi pwede na ipapasawalang bahala mo ang mga dreams and vision na bigay ng Espiritu Santo. You know, vision and dreams
are the language of the Spirit of the Lord. Kuminsan, nakaupo ka lang, nagdadrive ka, na yung magandang sasakyan, maya, meron kang nakikita, parang television screen, may pangyayari. Kuminsan naman, nanaginip ka, merong minaminsahe ang Diyos sa iyong buhay. Kaya iyan po sa huling panahon, ano? Itutuloy ko po ito. And on my men servants, and on my maid servants, I will pour out my spirit in those days. Pati pala sa mga katulong, ano? Halimbawa, katulong, kasambahin nyo sa bahay, katulong nyo sa simbahan, ibubuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu Santo sa mga katulong na babae at katulong na babae, kasambahay na lalaki at kasambahay na na babae. Kayo pong mga nasa Hong Kong, ang tawag sa inyo ay kasambahay o overseas Filipino workers, ay wag niyo sabihin na kayo'y katulong lang, ano, kayo'y nangingibang bansa. No, you are special to God. Si Abraham, Genesis 12:1-3, siya po ay iniwan niya ang kanyang pamilya, ang kanyang lupain, ng ibang bayan, at siya ho ay pinagpala ng Panginoon. Kayo pong mga nasa Hong Kong, nasa Japan, nasa Macau, hallelujah, especially JCTD family, sa JB Malaysia, sa Singapore, sa iba't ibang panig ng daigdig, sa Qatar, sa Dammam, sa United Arab Emirates, sa Middle East, saan man kayong dako naroon, hallelujah. Ang Diyos din ay nagsasalita sa ating lahat. Karamihan po sa mga Filipino workers na ng ibang bansa, hindi born again dito sa Pilipinas, pagdating doon, doon sila hinabol ng Panginoon. Doon sila binigyan ng doon sila hinipo ng Panginoon. Doon sila na born again, naging on fire sa paglilingkod sa Panginoon. At sila pa ngayon ang ginagamit ng Diyos para magdala ng mga yung tinatawag ngayon ay ayuda. Binibigyan sila po yung ginagamit ng Diyos para magpadala at makatulong sa ating mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Bagamat merong sakripisyo na tinatawag malalayo sa pamilya, pero alam niyo ba, kayong mga nasa ibang bansa at ang mga mahal niyo sa buhay nandito, manampalataya kayo, God is in everywhere. God is everywhere. Ang Diyos ay naroon kahit saan, walang nalilihim para sa Panginoon. Kapag kayo nanalangin sa Diyos, Isaiah 55 verse 6, ang Diyos po ay hindi malayo, malapit po ang Panginoon. Isang panalangin lamang ay hinihipo ng Diyos ang inyong anak, ang inyong asawa dito sa bansang Pilipinas. Ngayon, ang sabi pa dito, I will pour out my spirit in those days and they shall prophesy. Ano-ano ang nature ng pagbuhos ng Espiritu Santo sa huling panahon? Ang they shall prophesy, sila po ay mangangaral. Kaya makikita mo, iba't ibang klase ng status sa buhay ng tao na nasasabi nila yung pangangaral, yung tungkol kay Jesus. Na simpleng-simple, iba ay nagpapatotoo, iba ho ay nangangaral ng pag-ibig ng Panginoon. Hindi mga tapos ng Bible school, pinagpala ng Panginoon. Bakit? Ito'y gawa ng Espiritu Santo. Sinabi ng Zechariah 4:6, is not by might, no by power, but by the Spirit, said the Lord of hosts. Kaya po yung ating mga bibig ay paggamit natin sa ating Panginoon. Ano? Kung tayo man ay naka-lockdown, naka-quarantine tayo, hindi tayo makapagsalita, tinatawag na social media, yung ating pong Facebook account, yung Facebook Messenger, sumulat ka sa iyong kaibigan, sa iyong ka-classmate, sa iyong kamag-anak, i-share mo tungkol kay Jesus. I-share mo John 14:6. Ano, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except by me. I-share mo ang pagmamahal ni Jesus sa lahat ng tao na kilala mo habang bukas pa ang pintuan ng kaligtasan sa lahi ng tao. Kaya mahalaga po ngayon yung pag-share ng salita ng Diyos. Nakita ko buong mundo, halos sarado ang simbahan, ano, yung literal na building. At lagi ko itong sinasabi, sapagkat may purpose ang Lord na lahat tayo dapat
ay makapag-share ng makapag-witness, makapag-solving ng salita ng Panginoon sa ating mga mahal sa buhay. Pangalawa, hindi lamang mangangaral ang mga tao, I will show wonders in heaven above. Ipapakita ko ang mga kababalaghan sa kalangitan, ano? So nakikita natin ibang klase mga kababalaghan nakikita natin sa langit, ano? At mga tanda and signs in the earth beneath, mga tanda, ano? Dito sa ibabaw ng lupa. Kaya yung mga nakikita natin ngayon, mga palatandaan ng pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Ano? Ano pa sabi dito? Blood and fire and vapor of smoke. Itong blood. Hallelujah. Ito ho yung dugo, apoy. Ito po at vapor, simbolo to ng ang mga teologya sinasabi itong dugo ay yung dugo ng kordero. There is power in the blood of Jesus. At dahil nga dito sa panahong ito, meron pong tinatawag na pandemic. Ang panlaban ho dito ay yung dugo ng Panginoong Hesukristo. Yung fire naman, simbolo yan ng Holy Spirit. Kaya kailangan natin talaga sa bawat buhay natin, lalo tayong mga kapastoran, mga naglilingkod sa Panginoon, we need the fire of the Holy Spirit. Bawal ho ngayon ang manlamig, manlupaypay. Kailangan laging on fire sa paglilingkod sa Panginoon. Ano? At lalo tayong magpakalakas. Itong quarantine na ito ay dito tayo hubugin ng Diyos, palalakasin ng Panginoon. Let us grab every opportunity na makamingle natin at deep communion ang Espiritu Santo para paglabas natin, punong-puno tayo ng apoy, ano? Hindi lamang fire, kundi flaming fire. Hallelujah! Makita pa lang ng demonyo ang iyong pagmumuka, purihin ng Panginoon, ano? Nadideliver na, nakakalaya. At nung naalala ko si Pedro, nung siya ho ay babotismo ng Espiritu Santo, in-empower siya ng Holy Spirit, anino pa lamang ni Pedro, ano? Sabi ng Bible, pag nilatag sa karsada ang mga may sakit at natanglawan o na banagan ng kanyang anino, ang mga may sakit ay gumagaling. Kita mo, pati yung anino ni Pedro, merong kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ikaw din at ako ay meron ding anointing. You are anointed by the Anointed One. Pangalawa, sa Book of Acts, si San Pablo naman, pati ho panyo, ano? Pagka pinapadala po yung panyo, ito hong panyo, ano? Pag binadala ni San Pablo sa mga may sakit at may karamdaman, ay gumagaling, ano? At nakagawa siya ng mga milagro. Ganong katindi ang gawa ng Espiritu Santo. Ito po'y huling panahon. Ang sabi ng John 14:12, babasahin ko sa John 14:12, ano? Para nakita natin sa salita ng Panginoon. John 14:12. Alam ko, memoryado nyo na ito. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also. Greater works than this shall he do, because I go unto my Father. Greater works than this we will do in the name of the Lord. Praise be the name of the Lord. Kaya kayo po mga nakikinig ngayon, huwag mo sabihin ikaw ay ordinaryong tao, no? If you are a believer, you are a man and woman of God, mananampalataya ka sa Panginoon, hallelujah, lahat ng tao na nanalig kay Jesus, gagamitin ng Diyos sa huling panahon. Purihin po ang Panginoon. So yung vapor smoke, ito yung glory ng Panginoon. So makikita natin, iba-iba ang mga nagpapatuto sa iba't ibang panig ng daigdig na nararamdaman nila at naranasan ang kaluwalhatian ng Panginoon. God will pour out Spirit upon all flesh, even the glory of God. Yung si Jesus po ay nagpunta, nagkatawan tao dito, dala-dala ang glorya ng langit, yung glory of God. Hallelujah! The manifestation of God's glory sa buhay po ng Panginoong Hesukristo. Ano pa ho, sabi ng verse 20, the sun shall be turned into darkness and the moon into blood. Alam na natin yan, ha? Marami nag-share yan noong nakaraang taon. Before the coming of the great and awesome day of the Lord.
It shall come to pass that whosoever calls on the name of the Lord shall be saved. Kita mo ngayon, ano? Simpleng-simple ang kaligtasan ng tao. Walang iba mga nanggagaling yan sa ating Panginoon Hesukristo. Ang sabi dito, it shall come to pass that whosoever calls on the name of the Lord shall be saved. Ang pangalang Jesus, Jesus Christ, siya lamang ang tagapagligtas ng lahi ng tao. Uulitin ko, hindi reliyon, hindi denominasyon, ang kaligtasan ng tao, kundi yung personal na relasyon mo kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas na yung buhay. Ang sabi ng John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish, but have an everlasting life. Ang tinanggap natin kay Jesucristo, kasama dyan ang buhay na walang hanggan. Ang pangalan mo'y nasulat sa aklat ng buhay sa langit. Ano? Para pagdating ng rapture, ay hindi tayo maiiwan sa daigdig na ito at makakapiling natin ang ating Panginoon Jesus bilang siya ang hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Hallelujah! Ngayon, dahil ito po ay outpouring ng Holy Spirit, paano natin to mararanasan sa ating buhay? Ano? Ano ang mga programa ng Espiritu Santo para maranasan natin yung kapangyarihan ng Espiritu Santo, mapuspos tayo, magamit tayo sa huling panahon at hindi tayo mailigaw ng mga masamang mga propeta, sabagat sabi ng Diyos, marami mga lingkod ng Panginoon, mga elect ay nadaya pa sa huling panahon. Number one po, makikita natin dito sa John chapter 16. Let's go to chapter 16 of book of the Gospel of John, chapter 16, verse 7. Bago tayo magpatuloy, lahat po ng mga merong prayer request, ay isulat nyo lamang po ang inyong mga prayer request dyan po sa inyong comments. Dyan sa inyong nakikita po sa live streaming, sa FB Live. Hallelujah. Ito ho ang gawa ng Espiritu Santo. Ang sabi ng John 16 verse 7, Nevertheless, I tell you the truth, it is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send Him unto you. Ang banal na Espiritu Santo o Holy Spirit, ang kanyang pangalan ay Comforter. Ibig sabihin, siya ay nasa iyong tabi. Kaya sa huling panahon, para hindi ka nalulungkot, hindi ka nawawala ng pag-asa, talk to the Holy Spirit because He is a person. Siya po ay isang persona na halimbawa katulad ng asawa mo, gusto mo, lagi mo nakikita, lagi mong kasama sa sasakyan, kahit nagtatrabaho, tawag ka ng tawag, ano? bakit? Persona yan, kasi may relasyon, mag-asawa kayo. Ang banal na Espiritu, the third person of the Trinity, na binigay ng Panginoong Hesukristo, bumaba sa lupa para maging comforter natin. Ano ibig sabihin? He will help us. Siya'y kasakasama mo sa iyong paglilingkod, sa hanap buhay, sa lahat ng dako. Kaya ang tawag sa kanya ay comforter, parakletos o paraklit, na ibig sabihin na sa iyong tabi. Kaya kung ikaw ay may problema, may suliranin, mayroong kang kabigatan, ay talk to Him. Ano, siya po ay bagamat hindi nakikita pero nararamdaman. Siya po yung ating intercessor. Nag-i-intercede siya sa iyo. Halimbawa, may sakit ka, nahihirapan ka, meron kang pain, meron kang tinatawag na dinadala sa buhay mo. Talk to the Holy Spirit. You say, Holy Spirit, I love you. Bless my body. You know, your body is the temple of the Holy Spirit of the living God. Nung panahon ng Old Testament, ang Espiritu Santo ay ang ating Ama sa Langit na mimili lang. Merong mga tao na pinipili lang para kasiyahan ng Espiritu Santo. Nung panahon ni Jesucristo, siya ay nagkatawan tao. Siya na mismo yung nakikipag-usap sa tao. Nung siya ay umakyat sa langit, binaba ang Espiritu Santo. Ang banal na Espiritu ay who dwells in us. He is in us pa. Ay suma sa atin.
Kaya wala hong katalo-talo ang mga anak ng Diyos sa panahon ng pandemic, sabagat greater is He who is in you than the devil who is in this world. Kaya kapag ang katawan natin ay may sakit, i-acknowledge the Holy Spirit, sabihin mo, Holy Spirit, pagalingin mo po ako, tulungan mo ko, Banal Espiritu, ikaw ay nalulungkot, ang mahal mo sa buhay na sa ibang bansa, lagi mo naalala, Holy Spirit, bless my life, bless my family sa ibang bansa in the name of Jesus. Negosyante ka, kapatid, kaibigan. Dahil nagkaroon po ng shutdown, nagkaroon ng recession, yung naantala ang iyong mga kabuhayan, manalig ka, the Holy Spirit will produce something out of nothing. Hallelujah, gagawa siya ng paraan para sa iyo at para sa akin because He is, hallelujah, isa siyang makapangyarihan na persona ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. No? We believe in one God, we believe in three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Itong pong panahong ito ay Holy Spirit's age. Ito po'y panahon ng Espiritu Santo. Ano pa ang sabi ng Bible dito? John 16 verse 8. When He is come, He will prove the world of sin, and of righteousness, and of judgment, of sin because they believe not on Me. Isa sa trabaho ng Espiritu Santo sa huling panahon ay i-release niya ang conviction. Yung conviction, yung sa Tagalog ay, ano ba sa Tagalog yung conviction? Yung ikaw ay sa sarili mo, pag gumagawa ka ng kasalanan, para kang nakuryente, para bang may bumubulong sa iyo, konsensya, no? Ikaw ay nakukonsensya, sasabihin sa iyo, oops, parang may bumabaswit sa iyo, sa iyong may kumiklembang sa iyong kaluluwa, masama yung ginagawa mo, oh, nangungupit ka, ha? Minsan, oh, wala na ho yatang konsensya yung taong yan, ha? Imbis na ibigay sa tao, eh, kinukupit pa. Pero sa huling panahon, ang dalangin ko lahat ng tao kumbikin ng Espiritu Santo sa kasalanan. Ang banal na Espiritu lamang ang nagkukumbik ng kasalanan ng tao para manumbalik kay Jesucristo. Ang sabi uli ng John 16 verse 9, makikita nyo sa inyong screen, of sin because they believe not on Me. Yung palang banal na Espiritu, siya po ang nagkukumbik ng kasalanan at isa sa pinakasalanan ng tao ay hindi nananampalataya kay Jesucristo. Kailangan natin na manampalataya sa Kanya. At kapag naman tayo nanampalataya sa Kanya, ang Diyos sa langit tuwan-tuwa. Ano? Kaya po, dalawang klase ho yung pagsampalataya kay Jesus. Ang una pong side ay magsisi ng kasalanan. Kaya of sin. Ano gagawin sa kasalanan? Hihingi tayo ng tawad sa Panginoon. Lord, gusto kitang makilala. Tama ba tong aking relihiyon? Bakit ako pag pumapasok sa relihiyon ko ito, imbis na ako'y bumait, ako'y nagiging walang iya? Hindi tama po yan. Si Jesus, pagka kayo kay Jesucristo, magiging bagong nilalang tayo. Gaganda ang ating buhay. Meron naman nagsasabing na kay Jesus sila, pero ang gaspang ng ugali. Ano po, sila'y nagiging katitisuran ng kanilang mga mananampalataya, even sa kanilang mga mahal sa buhay. Pero tandaan mo, kapatid kaibigan, kapag sinuko mo ang buhay mo kay Jesus, sa panahong ito, na siya lamang ang Panginoon mo, tagapagligtas, babaguhin ka ng Panginoon. Kaya sabi ng Diyos, of sin because they do not believe on Me. You must believe in Christ Jesus. Pangalawa, John 16 verse 10, of righteousness, because I go to My Father, and you see Me no more. Pangalawa po ay hindi ka lang kukumbikin sa kasalanan, kundi ikaw ay magiging matuwid. Ano? Meron tinatawag na sanctification. Yung katwiran ni Jesucristo ay iyong mararanasan. Bigla kang mawawala yung ano mo eh. Halimbawa, yung pagmumura mo, gaganda lang yung bibig mo, yung pagsasalita mo. Of righteousness, ano to? Ikaw ay bumabait ka, hindi mo namamalayan, nawawala yung bisyo mo, yung pag-aadik mo, yung pagsusugal mo, natatanggal po yan, tatanggalin ng Diyos, hindi ikaw magtatanggal, kundi ang Panginoong Hesukristo.
Nung si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo, binayaran niya lahat ang ating kasalanan. Sabi ng 2 Corinthians 5:21, si Jesus na walang kasalanan ay ginawang kasalanan upang tayong mga makasalanan ay magkaroon ng katwiran sa kanya pong harapan. Sinabi po ng Biblia, in the name of the Lord. Ngayon po, hallelujah. So, righteousness. Yung righteousness ni Jesus, yan po ngayon ang nasa iyo at nasa akin. Praise God. Ang pangatlo na pinapakita ng Bible dito, and of judgment because the prince of this world is judged. Hinukuman na ng Panginoon si Satanas. Iba pa yung susunod na panahon ng paghukom. Ibig sabihin, doon sa krus ng Kalbaryo, tinalo na ni Jesus si Satanas. Ano? Yung sakit, ang karamdaman, kamatayan, yung kahirapan ay tinalo na ni Jesus. At ang huli niyang tinalo, yung kamatayan. Kung kayo po ay natatakot sa panahon ito na magkasakit, susunod, mamamatay ang tao, huwag ko kayo matakot. Tinalo na ni Jesus ang espiritu ng kamatayan. Ano gagawin dito? Ang sabi ng Bible, James 4:7, nasa screen nyo, James 4:7, submit yourself to God, resist the devil, and he will flee from you. Kaya po, sa huling panahon, ang aking prayer sa lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito ay makasama tayo sa rapture. Hindi na muna tayo kukunin ng Diyos physically, tayo po ira-rapture ng Panginoon. Di ba? Napakaganda niya. Makikita-kita tayo doon sa himpapawid. Ngayon, ano gagawin natin doon sa gawa at plano ng Diablo? Resist the devil. Rebuke the devil. Sabihin mo, pag ikaw ay may sakit, sasabihin mo, demonyo na sakit, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Use the name of Jesus. Lalayas po yung sakit at karamdaman because there is power in the name of Jesus. Sinabi ng Proverbs 18 verse 10, the name of the Lord is a strong tower. The righteous runneth into it and save. So sa pang-araw-araw natin buhay, ano challenge dito? You can cast out demons sa pangalan ni Kristo Jesus. Nakita nyo ang inyong refrigerator? Walang laman? I-cast out nyo, simbolo yan ng kahirapan. Ano? Praise be the name of the Lord. At nakita nyo, wallet nyo, walang laman, demonyo ng kahirapan, lumayas ka. May sakit ka at may karamdaman sa iyong katawan. Dahil ikaw anak ng Diyos, palayasin mo, sasabihin mo, sa pangalan ni Jesus, demonyo ng sakit sa puso, sakit sa sikmura, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. At i-discuss ko yan sa Friday, iba't ibang klase ng sakit ng tao at kung paano ito, paano tayo gagaling. Meron tinatag na divine healing. At yung mga doktor, ginagamit din po yan ng Panginoon. Praise be the name of the Lord. So the devil was already judged. Tinalo na siya ng Panginoong Hesukristo. And what we will do, we must enforce our victory that we are victorious Christian in Christ Jesus. Kung kayo po ay nasa inyong pamilya, nagkasakit anak nyo, ipatong nyo kamay nyo. Sabihin mo, anak, you are healed. Sabi kasi ng Bible, ano, in the sign shall follow them that believe in my name, you can cast out devils. You will speak new tongue. They will take up serpent and drink any deadly thing. It shall not hurt them. When you lay your hands to the sick will recover. Mark 16, 17, 18. Praise be the name of the Lord. Tuloy po natin. Ating basahin. Verse 13, John 16:13. Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. Verse 14, he shall glorify me, for he shall receive of mine, and shall show it unto you. Yan po ang mga gawa ng Espiritu Santo sa huling panahon. At ang sabi po ng verse 13 dito, howbeit when he, the Spirit of truth is come, he will guide you in all truth.
Gagabayan tayo sa lahat ng katotohanan. Walang mali, ano? Puro tama. He will guide you in all truth. Kaya ayaw ng Diyos na tayo po ay sa huling panahon, pupunta pa tayo dun sa mali. Nasa tama na tayo, gusto pa natin yung mali. Ano? At ang sabi dito ng Bible, He shall glorify me. Ang luluwalatiin niya ang pangalang Jesus. Ngayon po, ang pinakasikat po ngayon, lahat ng tao tumatawag sa ating Panginoon, ang kanyang bugtong na anak na si Jesus Cristo. Kaya ito pong move na ito, in the last days, bagamat ito'y naganap nangyari, ang ending nito, lahat ng tao halos ay lalapit sa ating Panginoong Jesus Cristo. Dahil na ipapangaral ngayon ang salita ng Diyos tungkol kay Jesus Christ, that he is only truth. Siya lamang ang katotohanan, siya lamang ang tagapagligtas ng lahi ng tao. Kaya ito po ay gawa ng Espiritu Santo sa lahi ng tao. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil anuman ang nangyayari at nagaganap, at kung wala pa ang mga kapastoran, mangaral sa bawat iglesia, literal na simbahan, ay pwede naman tayo mangaral dito po sa live streaming para lalo pa nating maabot ang marami pang tao. Ito po ay gawa ng Espiritu Santo sa huling panahon. Ngayon, bago tayo magtapos, meron pa ako isang talatang babanggitin. At ano ang kailangan natin? Acts 1:8. Tutuloy natin itong aralin natin sa susunod na Miyerkules. Acts 1:8. At mamaya-maya, ako'y naniniwala, nananampalataya, pupuspusin ka ng Espiritu Santo habang ikaw ay nakikinig at nasa iyong bahay. Acts 1:8. Basahin ko muna sa verse 6. When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, will thou at this time restore again the kingdom to Israel? And he said unto them, It is not for you to know the times or the seasons which the Father hath put in his own power. Verse 8, You shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. And you shall be witnesses unto me both in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and the uttermost part of the earth. Noong panahon ngayon ay kasama ni Jesus ang mga disipulo bago siya umakyat sa langit, ay tinatanong, Lord, kailan nyo ba i-restore ang kaharian ng Israel? Sabi niya, huwag nyo na ito, parang pinaparaphrase ko, huwag nyo na ito intindihin. Ang mahalaga, you shall receive power. Ang atubagin nyo ay pagkatapos nyong mangaral tungkol sa tinatag na second coming, yung restoration ng Israel, but you shall receive power. Itong panahong ito, we need the power of the Holy Spirit. Ladies and gentlemen, I declare, hallelujah, God will bless you today. He will pour out His Spirit upon all flesh. Even the Lord will empower you. Saan ka man naroon ngayong araw na ito? Ang sabi ng Bible, Acts 1:8, You shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. And you shall be witnesses unto me both in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and uttermost part of the earth. Hallelujah. And I believe mula sa aking puso, ngayong araw na ito, pinupuspos ka na Espiritu Santo. Iyan po ang gusto ng Diyos upang tayo lahat ay makapag-witness sa pangalan ng J-E-S-U-S, Jesus Christ, the Son of the Living God, sa lahat ng tao, sa iyong kamag-anak, kaibigan, kaklase, o kaibigan, hallelujah, mayaman, mahirap, share the word of God. At tayo po ay isang tinatawag na nagwi-witness patungkol po sa pangalan ni Kristo Jesus. Ngayon, paano tayo makapagwi-witness kung wala naman tayong relasyon kay Jesus Kristo? At kung hindi mo pa siya tinatanggap at wala ka pang relasyon sa Kanya, na siya ang iyong ating tagapagligtas. Sinabi ng Romans 3:10, There is no righteous, no not one. Romans 3:23, For all have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo makasalanan, walang nakabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Romans 6:23, For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ.
Alam mo ba na ikaw ay may buhay na walang hanggan? Kung wala ka pang tinatawag sa iyong puso na meron kang kasiguraduhan, ikaw ay papasok sa langit at may buhay na walang hanggan ka? Simple. Sinabi ng Romans 10:19, kapag ikaw ay nanampalataya, if you confess, I want to read it first. Romans 10, hallelujah. Para tayo sigurado, Romans 10:9 and 10. Praise God. If you shall confess with thy mouth the Lord Jesus Christ, the Lord Jesus, and believe in your heart that God had raised him from the dead, thou shall be saved. Kapag pinahayag na iyong bibig na si Jesus ang Panginoon, na nanampalataya ka sa iyong puso na siya'y binuhay ng Diyos mula sa mga kapatay, ikaw ngayon ay maliligtas. Simple lang po. Hindi reliyon na malaga, hindi denominasyon, hindi samahan, hindi sa magitan ng mabubuting gawa, kaya tayo gumagawa ng mabuting gawa dahil ligtas na tayo. Pero kapag ikaw ay gumagawa na yung mabuti para maligtas ka, nagkakamali ka. Si Jesus, tinapos na sa krus ng Kalbaryo ang kaligtasan. Ang gagawin mo lamang, ibubukas mo bibig mo, mananampalataya ka sa iyong puso na siya'y binuhay ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Ibig sabihin, ang pangalan mo ay sinulat na doon sa buhay, sa aklat ng buhay sa langit. Kaya ngayon pong hapon, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa tulong ng Espiritu Santo. Sumunod kayo sa mikling panalangin. Sabihin niyo, Panginoong Jesus, ako po ay lumalapit sa iyo, nagsisisi ng aking mga kasalanan mula sa pagkabata hanggang kasalukuyan. Alisin mo ang aking masasamang ugali, ang aking galit, puot, kuminsan ay may kaaway, masama ang ugali. Ako po ay patawarin mo, Panginoon. Linisin mo ako na yung dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo. At sa araw na ito, Panginoong Jesus, pinapahayag ng aking bibig na ikaw ang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Pumasok ka sa aking puso ngayong araw na ito. At salamat po, you are my Lord and my Savior. Ako po'y nananampalataya, ako'y ligtas na. In Jesus' mighty name. Kayo po mga nasa loob ng bahay, sa sasakyan, hallelujah, ako'y mananalangin ng the outpouring of the Holy Spirit of the Living God. Holy Spirit of God, touch your people right now. Hiyabarashikalabahando, labrahikalabasengkalabahando. Urabarasikararaban. Sabihin nyo, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige po, kayo ay yumuko at pumikin. Pero pag kayo nasakyan, wag ko kayong pipikit. Ano? Sabihin nyo lang, bukas nyo yung bibig nyo. Magpuri kayo sa Panginoon. Alarasikararabasikararabahando. Urabarasikararabakialabasikararabahando. Rarabahaya. Lord, hallelujah, pour out your spirit upon all flesh, sa lahat ng mga nakinig ngayong araw na ito. Release your anointing in the name of the Lord. Release, empower them in the name of Jesus. Lord, pagpalain mo lahat ng kanilang mga anak. Pour out your anointing right now sa kanilang mga anak, sa lahat ng mga kabataan, sa kanilang mga katulong, sa mga kasambahay, in the name of Jesus. Dalawin mo sila ngayong gabi in Jesus' mighty name. Libra ha kasandolo basikararabahanda. Release signs and wonders and miracles. Lord, right now in Jesus' name. Dinudulog namin sa iyo lahat ang mga may panalangin ngayong hapon. Hallelujah, hallelujah. Dinudulog namin si iyo, sa iyo si Marie Sagsakat. Release healing right now in the name of Jesus. Si Marie De La Peña, release protection. Hallelujah, in the name of Jesus. Si Jason Paul Cruz, complete healing in the name of Jesus. Sister Anbar, isang pharmacist. Lord, in Jesus' mighty name, I command healing sa iyong katawan panlupa. I bind the spirit of virus in Jesus' mighty name. Si Juliet Rodriguez,
In the name of Jesus, right now I command deliverance upon you. Spirit of headaches, come out now in Jesus' name. Si Sarah Adahar, I command, hallelujah. In the name of Jesus, I am commanding healing, salvation, and deliverance sa iyong pamilya. Si Edna Dumalyang, complete healing in Jesus' name. Lord, thank you. Hallelujah. Ang panalangin ni Brother ng De Guzman family, lahat ni, mas lalo si Doktora Ruby, ang lahat ng mga frontliners, mga nurses, release God's protection upon their lives in Jesus' name. Lord, thank you. So kay Ako Tagawa, healing sa depression, pagalingin mo po siya. Ang kanya si Pominori Ako Tagawa, mayroong sakit sa pancreas, may sakit ng diabetes, lumayas ka in Jesus' name. Diabetic ang kanyang katawan. Si Evangeline Ota, Lord, release, hallelujah, pagkasundo-sundo ng kanilang pamilya in the name of Jesus. Lord, si Paul Erojo, complete healing in Jesus' mighty name. Si Merlito Almasan, release God's protection at ang buong JCTD Capaz. Si Arvin Maduro, Lord, pagpalain mo at pagalingin in the name of Jesus. Si Pampilio de la Peña, in the name of Jesus, may sakit sa abdomen. Ipatong mo yung kanang kamay sa lahat ng kayo pong mga nanonood ngayon, kung saan kayo may sakit karamdaman, sa inyong tiyan, in the name of Jesus, I bind the spirit ng sakit sa tiyan, anumang sakit yan, release God's healing power in your stomach, in the name of Jesus. In Jesus, I bind you, I rebuke you, I command you to come out now, lahat ng pain sa iyong sikmura, in Jesus' name. Dinudulog namin sa iyo si Dantes Jeffrey, ang provision sa kanyang pamilya. Si Ate Lily Mendoza, Lord, command healing sa kanyang bones, sa kanyang katawan, maka-recover kaagad siya from stroke in Jesus' name. Si Betty and Danny Liu, release salvation. Sister Betty and Danny Liu, the Lord will bless you from Kuala Lumpur in the name of the Lord. God will bless you and God will touch you right now in the name of Jesus. I pray, Sister Mayin Marpil, in the name of Jesus, si dinudulog niya si Marco Muldon, suffering from gout and ankle and sprain in the name of Jesus. Si Cynthia Mabilangan, Lord, pagpalain mo po ang kanyang biyanan na lalaki sa operasyon tomorrow in Jesus' name. Si Fernando Bisperas, hallelujah, hallelujah, nanonood ngayon sa Dubai. Lord, pagpalain mo po na negative result sa swab test ng kanyang asawa, kanyang kapatid in Jesus. I declare it in Jesus' name, they are healed. Si Michelle Glino, pagpalain mo po, Panginoon, siya in the name of the Lord. Hallelujah, complete healing sa kanya pong Mother Emma Rodriguez. Si Elizabeth Jose, pagpalain mo po ang kanyang mga anak sa Amerika. Kayong bang mga nasa Amerika, sa pamilya ni Elizabeth Jose, God bless you in the name of the Lord. Hallelujah. God release protection to your family, Sister Beth Jose, in Jesus' name. Si Nida Alcaraz, Lord, pagpalain mo ang kanyang anak, ang kanyang hallelujah, at ang asawa ng kanyang anak, at magkaroon po ng tamang relasyon. Si Joe Hernandez, sa taga Sorsogon, hallelujah, release protection and provision. Si Alexander Sebastian, Lord, release God's favor sa kanya pong pagtatrabaho in the name of the Lord. Dinudulog namin sa iyo si Carmelita de la Cruz, hallelujah, ang nanay ni Sister Gemma, Lord, saan ba siya naroon, ang iyong pag-iingat sa kanya at ang kagalingan in the name of the Lord. Hallelujah. Lord, dinudulog namin sa iyo lahat pa ng mga may sakit, kayo pong mga may sakit, idantay niyo yung kanang kamay sa bahagi ng inyong katawang merong nararamdaman. Lord, thank you. By your stripes, we are healed. Lord, release anointing from the crown of their head down to the sole of their feet. I command healing in your stomach. The Lord is touching your stomach right now in the name of Jesus. Labrahika basyando, labaryanda shikalabahanda.
Marami pong salamat, Lord. Pagpalain mo bansang Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. At pagpalain mo lahat ang mga nakinig at sumubaybay ng programang Expect a Miracle Today. And you will receive right now the miracle of God in your life today. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Ako po si Bishop Ted Malangin, nagsasabi sa inyo ng receive your miracles today because Jesus is the same yesterday, today, and forever. Praise be the name of the Lord. At ang ating pong announcement, sa Friday, meron ulit tayo alas 5:30 hanggang alas 6:30 ang pinag-uusapan natin, healing and deliverance. At tuwing umaga naman, watch and pray, God answers our prayers, alas 6:30 hanggang alas 7 po, bagong programa ng inyong lingkod. Upang tayo lahat ay sama-samang dumudulog sa ating Panginoon tuwing umaga. Pagpalain po tayo ng Panginoon at pagpalain ng Diyos lahat ng mga crew at mga ma-stop po ng Expect a Miracle Today na nandito ngayon. At belated Happy Mother's Day to my loving wife. God bless you, my darling. God bless you. God bless the Philippines. In Jesus' mighty name, amen and amen. Hi Church, it's Darlene and it's announcement time. Let us worship and fellowship with our fellow brethren on our live streaming in our Facebook page every Sunday, 7 a.m. and 10 a.m. Let us expect great and mighty things from God. Join our live streaming with Bishop Ted Malangin every Wednesday, 5:30 p.m. on our Facebook page.